Umaalma ang ilang tsuper sa no-release policy ng Land Transportation Office sa mga mahuhuling kolorum na sasakyan. May unang balita si Jomer Apresto. Huwag naman daw masyadong pahirapan ang mga tsuper ng traditional jeepney. Yan ang pahayag ng ilang jeepney driver kaugnay sa inilabas na kautusan ng Land Transportation Office kahapon. Ito ang no-release policy. Sa ilalim nito, bawat mahuhuling kolorum na sasakyan ay kailangan munang makuha ng court order para mailabas ang kanilang mga sasakyan. Marin itong tinutulan ng karamihan sa mga tsuper ng jeep na nakapanayam ng GMA Integrated News sa Makati City. Para sa akin hindi, kasi kawawa talaga sila. Siyempre gusto din nilang kumita eh. Gusto din nilang bumiyahe ng maayos. Ang 40 taong tsuper na si Ronaldo hindi rin pabor sa bagong kautusan ng LTO. Kawawa naman po yung mga kasama namin. Kung hindi makakabiyahe, kung hindi yung nagpa-consolidate, dati naman po may prangkisa ang mga jeep pa noon pa. Bagamat consolidated na sila, hindi pa rin daw ito makatarungan para sa kanila mga kapwa tsuper na nais lang kumita para sa kanila mga pamilya. Sana huwag na po pahirapan yung mga hindi naka-consolidate. Kung yung pagbigyan na lang sana nila, kawawa din naman talaga. Mahirap na nga, gigipitin pa yung mahirap, lalo pahirapan kami, mga driver. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, inatasan na niya ang lahat ng kanilang regional directors, pinuno ng mga district office at LTO units na magsampa ng kasong kriminal sa kada matagumpay na anti-colorum operation. Gitna ng LTO, ang mga pribadong sasakyan na namamasada at hindi nakasusunod sa legal requirements ay itinuturing na colorum. Habang nakabinbin ang criminal case, hindi raw dapat ma-release ang unit ng walang court order dahil ang sasakyan ay bahagi ng ebidensya. Bukod dito, una nang sinabi ng LTO na maaari ring masuspindi ng 1 taon ang driver's license ng sinumang mahuhuling namamasada ng mga colorum na sasakyan. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.